father pa rin ako ng maluga. Father, mag-move on ka na. O, bakit ako? Pinapaubaya ko na sa kanya. Magandang araw, mga kapanalig. So, kita nyo naman po siguro yung title ng ating vlog. Kinakabahan po ako ngayon dahil alam nyo na, no? Hindi ko alam kung anong mangyayari. So, samahan nyo po ako sa aking adventure na ito. At yun na nga po, ako yung nasasakyan. Pupunta na tayo dun sa venue ng kasalan. At tingnan natin kung anong mangyayari. Samahan nyo po ako, kinakabahan talaga ako. Yan, mga kapanalig. Kita nyo kung sino na nasasakyan. Huwag ka nahihiya. Yo po, Father. Huwag ka nahihiya. Okay, so narito na po tayo. Ang pula ko dito dahil sa isahan natin. Buti nga. Pinakala ko lang maganda. Yan, o. Oh. Okay, so hi. Kumusta naman ikaw? Ayos naman po. Nakabala ako sa umili mo. Ako din, kinakabala. Mga ilablog mo. Diyos ko, mga ilalaglag. Okay, so interview to ambush interview. Oh, taray. Ano magandang tanong? Ano nararamdaman? Oh no! Ano nararamdaman mo ngayon tigay kakasal na? Hindi ko alam, wala. Parang wala, parang basta, ewan. Sigurado ka na ba dyan? Oo naman. So, anong meron kay Manuel na wala ako? Tiyan! Gamitin ko sa family, mamaya. Aray ko. Paisa. Kaya mo ka mag-anak. Aray ko, ano ang yaga ka mag-anak? Oo, han. O, ano naman? Mag-anak niya. Oh. Baka ako hindi napatuloyin sa bulok. At yung bulog mo yan, sa vlog, sinasabi ko sa'yo. Hindi nga, ano kang meron kay Manuel? Bakit siya yung papakasalan? Dahil marami. Kasi nga una, napakabait noon mm-hmm. sa akin. Tapos, yun, talaga, alam mo yung parang hindi naman sinadya, parang hindi naman ipinilit din ni Lord. Parang yun talaga, kahit anong mangyari, si Manny at si Manny pa din. Manny pala ang tawagan. Tawag Manny, ang tawag ko sa kanya. Ang tawag ko sa akin. Tawag sa akin. Ang tawag ko sa'yo. Mahal ang tawagan namin. Mahal ang tawagan namin. Hindi, naniniwala naman ako. Interview ka na nga lang. Bumaba ka. Joke na. Sige, ako ibababa na. Parang ngayon, ayaw mo ako dito ah. Hindi, bumaba ka. Kasi baka kung ano pang itanong mo. Pinagtatabuyan ako dito. Very royal video. Ba't mo ka pinagtatabuyan? Para hindi namang... kayo pinagtatabuyan. Baka alaan kung hindi, ano. Ganun nga talaga dati. Pinagtabuyan mo naman. Ganun po talaga ang nangyari. Ano? Gim ba sasabihin ko sa family? Abuy ba? Yun ang tunay na nangyari. Ako'y pinagtabuyan mo. Pinagtatabuyan na kita, totoo na yun. Siya, sige na. Sige na, wawang. Welcome to his vlog. A few moments later. Dami-dami ng inimbitang pare, sa dami ng inimbitang pare at lahat po ng pare nandito na, yun hong magkakasalang wala. Oh no! Kaya hintayin ho natin siya. Pero pwede namang hindi ituloy kung gusto nyo. One eternity later. Magandang hapon po sa ating lahat. Para kay Manuel at kay Corina, congratulations sa araw ng inyong kasal. Kanina, tinanong ko si Corina, kung inyo pong makikita ang kanyang mukha sa monitor, ano, tingnan nyo, yan po ay kinakabahan. Sabi niya hindi siya kinakabahan sa kanyang kasal. Meron siyang kinakabahan siya dahil baka daw kung ano ang aking sabihin sa homily.
At bigla pa nga pong walang magkakasal, no, kanina. Kaya talagang kabadong-kabado si Corina. Ngayon po'y nariyan na si Father Janse. No, huwag kang mag-alala. Yan. Ako din po, sa tunay, ay kinakabahan. Ano? Dahil meron po kaming mga revelasyon sa araw na ito. Una, kanina habang binabasa namin ng mga pari ang kanilang love story, kasi yun lang naman halos ang ikinekwento kapag ikinakasal, magkaiba sila ng version. Oh, no! Kaya hindi ko alam kung talagang kilala nila ang isa't isa. Ang sabi ni Corina, sila daw ay nagkakilala June 23, 2014. Ang sabi ni Manuel, sila ay nagkakilala 2008. So hindi ko alam kung nasaan ang nawawalang ilang taong yon. Ano? Anong nangyari? Nung sila'y nag-engage ni Manuel, yeah, kinakabahan na daw siya, kitang-kita yun. Nung siya po'y nag-engage ni Manuel, ay nagpadala sa akin ng picture si Corina, ng sing-sing. At ang kanyang sabi, Father, may content ka na sa vlog mo. No? Kasi po, binablog ko itong kasal ni Corina. Ako po'y nagbablog. So, kasama po ito. Bakit? Yan ang tanong natin eh, bakit kaya? Bakit kinakabahan si Corina? At bakit ako'y kinakabahan din? Ako'y kinakabahan. Ako'y, ang dami ko na akong naikasal. Ito ho ang pinaka, ako'y nanginginig. Tinan niyo, ako'y pawis na. Ako'y kinakabahan. Ano? Bakit niya ho sinabi sa akin yun na i-content ko yung kanyang kasal? Kasi po si Corina, so, ano, para madali na ito at kay makasal na, ano, dahil iniintay niyo talaga ang araw na ito, si Corina ho ay aking ex. Yeah. Nakakahiya, live pa naman tayo. Ano? Okay, itigil ang kasal. Hindi ako sisigaw na ngayon. Kaya ho kanina si Jensen ay wala pa. Ano, kinakabahan na si Corina. Sabi ko, Corina, hindi yata matuloy ang iyong kasal. Sabi si Jensen ay kasabwat ko eh. Best friend ko ho iyong magkakasal kay Corina. Ay kaya hindi nadating si Jensen, parang ayaw ituloy. Ano, gayunpaman, the past is past. Ano nga, Corina? Okay, so, yun ho'y matagal na. At ngayon naman, may kanya-kanya na kaming buhay. Ako'y parina. At ngayong araw na ito, si Corina ikakasal na. No? At kanina, tinatanong ko si Corina, ikaw ba'y masaya sa araw ng iyong kasal? Ang sabi niya ay masayang-masaya siya. No? Kasi ramdam niya nang dumating sa buhay niya si Manuel, ay yun ang paggalaw ng Diyos. At nang in-interview naman si Manuel ni Father Mike, ang sabi ni Manuel, si Corina daw ang kanyang lucky charm. Kasi mula nang dumating si Corina, ay parang umayos ng umayos ang kanyang posisyon sa kumpanya at naging maayos ang kanyang buhay. No? Yun nga lang, hindi sila magkasundo kung kailan talaga sila nagkakilala. Kung 2008 o 2014. Yan, nag-aaway na. Kita nyo sa monitor, oh. Gayunpaman, ano, ang kasal na ito ay masaya tayo para sa kanilang dalawa. At alam ko naman kayo ay parehong madasalin. Si Corina ay matagal yung naglilingkod sa simbahan. Kaya nga kami nagkakilala. No? Pero wala na yun. Ano? Si Manuel ang kanyang papakasalan sa araw na ito. At alam kong kayong dalawa ay talagang sabi nyo nga ay gumagalaw ang Panginoon sa inyong buhay. Ano? Nakikita nyo ang paggalaw ng Diyos. Kaya dumating ang araw na ito. Kayo ay nagkatuluyan, kayo ay magpapakasal sa isa't isa. One eternity later. So yun ang aking bilin sa inyo, no? Na sana maging maayos, maging masaya, maging matiwasay ang inyong buhay may asawa. Alam kong masaya kayo sa isa't isa, no? Masaya kayo sa isa't isa, alam ko yan, tawa ka ng tawa. At ang aking hiling ay sana'y magkaroon kayo ng maayos at masayang pamilya. So hanggang dito na lamang ang aking masasabi sa inyo, Manuel at Corina. Kita ko na sa mga mata ni Manuel, sabi niya ay
Father, tama na. Ikasal na kami, ikasal na kami. No? So hindi ho ako magkakasal. At si Father Jansen, narito na si Father Jansen. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako tisigaw ng itigil ang kasal. Walang gayon. Sa pelikula lang yun ang nangyayari. So muli, congratulations kay Manuel at kay Corina. Best wishes at dadako na po tayo sa rito ng kasal. Manuel, you may kiss your bride. Ano pong naging reaction niya doon sa revelasyon ng pare? Akalain mo yan, mahilig talaga siya sa medyo malilita pa. Malilita pa ako. Malilita talaga ako. Hindi, kasi ang partido namin, yung suicide ko, maliliit. Kaya siguro siya ay malapit sa mga laking maliliit. Ang wish ko lang sa kanya ay sana lagi siyang gabayan ng Diyos na sa buhay may asawa, kasi iba na yung buhay na tatahakin niya simula sa araw na ito. At syempre kanina nasyak ako kasi may mga revelations na nangyari sa homilies namin kanina kay Father Roniel, pero sabi niya nga po kanina, yun naman po ay pass na. Ako po yung magpapatunay na masaya na po si Ate Corina kay Kuya Manny. At syempre, ang Father Roniel sa kanyang tinahak na buhay bilang isang pare. Maraming salamat. Father, parehin ko na mong malunggang. Ay, sinong mas lamang sa inyo? Si Manuel o si Father? Ay, Apo, amen. Meron tayo dito mga kapanalig na Marites. Meron nagko-comment. Sige, ano masasabi mo? Father, mag-move on ka na. O, bakit ako? Marites na Marites ang dating. Ano masasabi mo sa misa kanina? The best po. Ano po, nisirabi niyo pa po eh. Si Corina kinakabahan. Hindi, ako nga po eh, nararamdaman ko yun na nga talaga sasabihin nyo. Ina-expect mo na? Yes. So yun nga mga kapanalig, tapos na po ang kasal ni Corina. Narito na uli ako sa aking sasakyan, pauwi na ako ng seminaryo. Counting deepening uli tayo. So yun na nga po, iba-iba tayo ng bokasyon, merong pagtawag para sa pagpapari, yung iba'y tinatawag sa pag-aasawa. At kanya-kanya yan ang pagtawag mula sa Panginoon. Ako'y masaya bilang pari at alam kong si Corina ay masaya sa kanyang tatahaking buhay may asawa. No, wala itong bitter feelings, lahat ay masaya, kami ay magkaibigan at yun, pwede pa rin namang magdamayan kahit may kanya-kanya ng buhay. No? So mga kapanalig, sana ay natuwa kayo sa aming vlog at ipagdasal nyo na sana'y dumami pa ang magpapari at sana'y dumami pa rin ang mga may asawang maayos at namumuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Yun lamang po, maraming salamat. Don't forget to subscribe. God bless po.